sa isang baryo ay may isang batang nagngangalang Juan. Si Juan ay sobrang tamad na kahit mismong pagkain ito ay tamad itong kunin para isubo. At palagi din itong natutulog, kaya binansagan itong Juan tamad dahil sa angking labis na katamaran. Ngunit, lingid sa kaalaman ng lahat, sa kanilang likod bahay ay may malaking punso at may nakatirang tatlong duwende na laging nagmamasid at tumutulong kay Juan ng palihim. At ito sina Mini, Mai at Nemo. Isang umaga, tinawag ng kanyang ina nito si Juan. Juan? Ay, abad! Gising na! Ano ba tanghali na oh? Tulog ka pa rin dyan! Nagsalita naman ito si Juan. Eh, nakakatamad pa pong bumangon, Nay. Eh, kanina pa ako gising. Inaantay ko lang yung katawan ko na bumangon. Ika nito sa kanyang ina. Ay, nako, ikaw talaga, oo. Hindi ko alam kung saan ka bang nagmana. Eh, masipag naman ang iyong nasirang ama. Ay, ewan ko sa iyong bata ka talaga. Ika ng ina nito. Eh, anong magagawa ko, Nay? Eh, tinatamad pa nga kasi ako. Hala, gumising ka na dyan at tanghali na. At magwalis ka nga doon sa likod bahay at marami ng tuyong dahon doon. Hala, bangon. Hindi ka kakain ng almusal hanggat di mo ko sinusunod, bata ka. Ay, napakatamad mo talagang bata ka. Ika ng ina ni Juan. Kaya napilitan nang tumayo ito at naglakad papunta ng likod bahay. Nay, wala po dito yung walis. Pasigaw na sabi nito. Ay, nako. Andyan lang yan. Andyan nilagay ko sa may gilid ng puno ng mangga. Na agad namang nakita iyon ni Juan at nilapitan. Habang papalapit ito sa puno ng mangga, ay tinatanaw ito ng tatlong duwende na nakaupo sa may sanga ng puno at nagwika. Ay, ano ba yung anak ng kaibigan natin? Bakit napakatamad? Ika ng duwendeng si Mini. Ay, nako, ewan ko ba dyan? Hindi ko alam saan ba nagmana. Masipag naman ang mudra niya at saka yung papang niya, ewan ko ba? Ika ng isang duwendeng si Mai. Ay, wag na nga kayong magreklamo dyan dalawa. Tandaan nyo, bago namatay ang ama niyan eh, inihabilin at gabayan daw natin ang mag-ina niya. Tandaan nyo, nangako tayo. Ika naman ng duwendeng si Nemo. Oo na. Oo na nga, pa Juliet Juliet. Tugon ng dalawa habang pinagmamasdan si Juan sa ilalim ng puno ng mangga habang nagwawalis. Ah, nakakatamad ka namang buhating walis ka. Maraming dahon pa namang wawalisin ko, oh? Ay. Nang kukunin na sana nito ang walis, ay bigla namang humangin ng malakas. Kaya nagwika ito. Ay, ang sarap ng preskong hangin. Makaupo nga dun sa may papag at makaidlip saglit. Mahangin naman eh. Liliparin din ang hangin yung mga tuyong dahon na yan. Habang natutulog ako. Kaya bakit pa ako magpapakapagod? Kaya nahiga na ito sa may papag na nasa ilalim lamang ng puno ng mangga. Nakita naman ito ng tatlong duwende. Hala siya! Hindi na naman niya ginawa ang inutos ni Mudra Kells niya, oh. Naku, mamaya, award ka talaga dyan. Sinabi naman ng duwendeng si Mai. At ika ng duwendeng si Nemo na sila na lamang ang maglinis at kanila din naman lugar iyon kung saan nakatirik ang kanilang punso. Kaya mabilis na bumaba ang tatlong duwende at nilinis ang likod bahay pati na ang mga tuyong dahon. Nang patapos na ang tatlo, ay bigla namang nagising si Juan na kusot-kusot pa ang kanyang mga mata. At nakita ang tatlong maliliit na nilalang na naghahakot at nagwawalis pati na ang pagtitipon ng mga tuyong dahon. At nang pautal-utal itong nagsalita, Sino kayo? Ano kayo? Hoy, huwag niyong kakainin ha. Hindi ako masarap. Ika ng batang si Juan na halatang takot at nabigla sa kanyang nakita. At napatigil naman ang tatlo sa kanilang ginagawa at lumapit sa bata
saka nagpakilala. Juan, kami ang duwende na kaibigan ng namayapa mong ama. Kaya tinutulungan ka namin. Ako nga pala si Minnie. Ito si Mai. At ito naman si Nemo. Ha? Minnie? Mai? Nemo? Banggit ng batang si Juan bago ito nawalan ng malay. Ala, tinakot mo ata, Minnie. Ika ng duwending si Nemo. Anong ako? Paanong sa akin natatakot yan? Eh, ang ganda-ganda ko kaya. Wag ako. Ayan o, yung katabi mo. Aba, aber. Sino kayang mas tsaka sa ating dalawa? Maghaharap tayo. Oh, siya. Tama na kayong dalawa dyan. Tulungan niyo na ako. Ika ng duwending si Nemo. Nang biglang may tumawag kay Juan. Juan! Asan na ba kaya yung batang yon? Bakit hindi na nakabalik? Tawag ng ina nito. Jasking bata to. Ay, malamang tinulugan na naman ito ang kanyang gawain. Ay, aba, teka. Abay ang linis ng paligid. Ay, nakakatuwa naman ang batang ito. Akala ko ay hindi na susunod sa inutos ko, oh. Sandali nga, at makapaghanda nga ng alumusal. Ay, nakakatuwa naman. Sana ganyan kalagi araw-araw, Juan. Wika ng ina nito. Nakangiti pa dahil labis na natuwa sa nakitang malinis na paligid. Nasabay namang nag-apiran ang tatlong duwende na nasa itaas ng puno. Nang maihanda na ang almusal, ay binalikan ng ina nito si Juan. Sabay niyugyug ito upang gisingin. Juan, gumising ka anak, hali. Nang bigla itong magising at nataranta nang makita ang ina. Hey, aswang, lumayo ka. Huwag mong kainin. Ano ka ba, Juan? Anong aswang? Damuhong bata to. Napagkamalan pa akong aswang. At dahan-dahan inalis ang kamay na nakatakip sa kanyang mga mata. Nanay, kayo po pala yan. Pasensya na po. Oo, ako to, iho. Dinalhan kita ng agahan mo. Mukhang napagod ka sa kakalinis na bakuran natin eh. Kaya eto, oh, kumain ka. Ay, salamat. Akala ko kasi impakta eh. Eh, grabe ka naman. Anong impakta? Loko ka talaga. Sige na, kumain ka na dyan at baka gutom lang yan. Hindi po, Nay. May nakita talaga akong tatlong maliliit na tao. Kanina, na nandyan nun nagwawalis. At naghahakot pa nga nung mga tuyong dahon eh. Nagpapakilala pa nga sila kanina. Sabi ang pangalan daw nila eh. Mini May Nemo? Ay, tama na yan. Kumain ka na anak at gutom lang yan. At huwag mo nga akong pinaglolo ko. Sa ganda ko at sexing to, oh. Napagkamalan mo pa akong aswang. Grabe ka naman, anak. Kung alam mo lamang, tuwing dumadaan ako doon sa ginagawang bahay sa kabila, panaysipol sa akin ng mga kalalakihan doon. Nay, dalhin nyo na nga ito babalik. Parang nawalan na ako ng gana sa mga sinabi nyo, eh. Tumataas yung balahibo ko. Abay, lokong bata to. Sige na, kumain ka na. At pumunta ka mamaya doon sa bahay ni Tio Marvin mo, ha? Sabi kasi sa akin kahapon ng Tia Julina mo, manguhuli daw ng alimango ang tiyo mo. Humingi ka dun mamaya, ha? Baka may huli na sila. Pagkatapos mong kumain dyan at pumarini ka dun, ha? Minsan talaga tong sinanay. Kala mo may sanib lang eh. Kung hindi ko lang mahal, iisipin kong isisiraan na ng ulo to. Sexy daw? Eh ang taba-taba naman. Kala mo nga lumpia na sa duster na suot. Pagkakaalam ko nga sa duster niya, ang sukat nung XXL. Pero, bathing suit na eh. Tapos, panay pang utos. Ang layo pa naman ang bahay ni Tito Marvin. Ay, nakakatamad. Matapos niyang kumain, ay nagpaalam na ito sa ina at umalis. Binilinan siya nito na huwag magpapagabi at bumalik din agad. Dahil lulutuin pa daw nila iyon para sa kanilang hapunan. Saka ito, iyo, magdala ka ng asin, ha? Balita ko, may aswang daw na gumagala sa labas ng baryo. Kaya umuwi ka ng maaga, ha? Ay naman, ang tanda nyo na naniniwala pa kayo doon. Sige na po, alis na ako. Sabay malo nito sa ina at lumakad na. Habang napadasal naman ng tahimik ang kanyang ina. Ay nako, mahal kong piyolo. Ikaw na sanang bahala sa anak mong si Juan. Gabayan mo sana siya. Naku, huwag tamarin sa daan. Ay, nako. Lingid sa kaalaman nito, ay narinig iyon ng tatlong duwende at nag-uwi ka na. Huwag po kayong mag-alala, Nanay Rosana.
Kami na po ang bahala kay Juan. Sa daan, ay nakita nito ang kapitbahay nilang si Mang Robin at ang asawa nitong si Mariel. Kaya binati siya nito. Magandang araw! Saan nga pala pupunta? Ay, magandang araw po, Mang Robin. Aling Mariel, pinapapunta kasi ako ni Nanay Rosana. Doon po kina Tia Julina at Tio Marvin eh. Ah, ganun ba? May kalayuan yun ah. Dapat nagsabi ka sa akin. Ay, di na po siguro, Mang Robin. Nakakahiya naman po. Sige po, tutunin ho ako at baka gabihin pa ako. Oo, sige. Pag-iingat ka. Ika ni Mang Robin. Ay, ang gwapo ni Wanda. Manang-mana sa ama niya. Si ama niyang si Piolo. Oo nga. Magalang pang bata. Tsaka mabait, no? Kaya lang, napakatamad. Ika pa ni Aling Mariel. Nang papalabas na ito ng baryo, ay nakita naman ito ng tatlong sabungero na sinamang Tito, Big at Joey. Magandang arawan. Saan ka pupunta? Ay, magandang araw din po sa inyo, Mang Tito, Mang Big at Joey. Doon lamang po kina Tio Marvin. Ah, sige ah. Pag-iingat ka at gabi na. Mahirap doon. Naku, dami pa namang naglipa ng mga mukhang impacto doon. Oo nga. O siya. Halika na at magsusugod highballs pa tayo. Oo nga, tara. Eba! Yee! Ika ng tatlong lalaki. Habang nasa labas na ng baryo, ay napabulong ito sa kanyang sarili. Ano ba naman yung baryo na yun? Parang lahat yata nakatira doon, mga artistahin na. Ako lang yata yung makaluma yung pangalan. Parang hindi pinag-isipan. Ay, tinamad na naman din siguro yung writer nito. Nang makarating na ito sa bahay ng kanyang Tio Marvin, ay agad itong nagmano. Hoy, Juan! Andito ka pala! Oh, etong mga alimango. Matapos mong makapangalian mamaya, iuwi mo na yan. At yan daw ang uulamin niya ni nanay mo. Mamayang hapunan. Ika ng kanyang Tio Marvin. Ah, yun na nga po, Tio Marvin. Marami pong salamat sa mga alimango. Nang matapos itong kumain, ay nagpaalam na din ito at umalis. Sa daan, ay may nakita itong puno ng bayabas na maraming hinog na bunga. Kaya pinuntahan niya ito. Wow! Ang laki ng mga bunga! Kaya lang, nakakatamad abutin eh. Tamang-tama, may dala pa naman akong asin dito. Kaya imbis na abutin ang mga bunga, ay nahiga na lamang ito sa ilalim ng puno ng bayabas. At hinintay na malaglag ito sa kanyang bibig. Nang sa ganun, ay ngunguyain niya na lamang daw ito. Ay, maganda na naman ang katamaran ng alaga natin. Ika ng duwendeng si Minnie. Ay, nako. Halika na nga, tulungan na natin. Hoy, Juan, huwag niyo nang gawin yan. Hayaan na rin siya. Minsan sa buhay, hayaan natin siya mismo ang gumalaw at magsumikap para sa sarili niya. Huwag laging umaasa sa tulong ng iba. Gabay lamang tayo, no? Ika ng duwendeng si Mai. Natigil sila sa pag-uusap nang makita nila ang ginagawa ni Juan sa kanyang dalang mga alimango. Dahil pinapakawalan nito sa pagkakatali ang mga munting nilalang. At sinabi, "Oh, ayan ah, tinunggal ko na yung mga tali nyo. Baka naman, pwede mauna na kayo sa bahay at inaantay na kayo doon ni nanay. At hihintayin ko pa itong bayabas na mahulog eh. Sige na. Oh, ikaw ah, bilang ko kayo. Lima kayo lahat ah. Huwag kayong manghuhuli. Sige na. Aray ko. Oh, ikaw. Aray. Pinakawalan na nga kita. Sisipitin mo pa ako ha. Mamaya ka talaga sa akin pag naluto ka." Kung kaya, nagmamadali na hinabol iyon at hinuli ng mga kaibigan nitong duwende. Habang si Juan naman ay nakahiga at nag-aantay na mahulog ang bayabas. Ay, naku! Gamitan na nga natin ang magic to. I-stress na ako. Ika ng duwendeng si Mai. O siya, mga alimango. Pumunta na kayo dun sa may balor nila, Juan, ha? Bilis, gora! Kaya maliksing naglakad ang mga alimango. Ano sa tingin ninyo? Ano kaya kung bigyan natin si Juan ng kakayahan? Makausap yung mga hayop, no? Sabi ng duwendeng si Nemo. Magandang ideya yan. Sa akin, carry lang. Go ako dyan. Sambit naman ng duwendeng si Mai. Kung kaya, sabay na kinumpas ng tatlong duwende ang kanilang mga kamay
na nakaturo kay Juan. Nang biglang nagliliwanag si Juan. Habang tulog na tulog ito sa pag-aantay na mahulog ang bunga ng bayabas. Ay, tara na, inaantok na ako. Sige na nga, umidlip na rin tayo. Tara. Napagod ako kanina sa pagwawalis eh. Sabay habol pa ng mga alimango. O siya, halika na nga. Magtatakip silim na nang magising si Juan. Dahil sa mga buto at katas ng bayabas na tumatama sa mukha nito. Nakita nito ang isang ibon na kinakain ang mga natitirang bunga ng bayabas. Kaya tinaboy niya ito. Uy! Shoo! Shoo! Akin yan, uy! Grabe ka! Nagulat naman ito nang narinig nito magsalita ang hayop. Anong sayo? Eh, natutulog ka lang naman dyan! La, nagsasalita ka? Seryoso? Malamang, narinig mo nga, diba? Ba't pinuhasa pong ibon to ah? Ika ni Juan. Anong natutulog pinagsasabi mo? Eh, naantay ko lang mahulog yung bunga para makain ko na yan. Tapos ikaw yung babanat? Ayos ka. Ay nako, minsan kasi, kailangan mo din kumilos. Lalo pag gusto mo. Narinig mo na ba yung kasabihan na daig ng maagap ang masipag? Pati na yung finders keepers. Ika ng ibon. Wow, tindi nun. English. Eh, sa tinatamad akong abutin yan kanina. Eh, ano naman sa'yo? Naman, no? Eto. May isa pang natira. Sandali, kukunin ko. Kaya kinuha ng ibon ang isang natitirang bunga at ibinigay ito kay Juan. Ay, wow. Ayan. Salamat, ha. Ang bait mo naman pala eh. Ano nga palang pangalan mo? Tanong nito sa ibon. Ako ba? Tawagin mo na lang akong Boy George. Wow! Ang astig ng pangalan mo ah. Rockstar ah. Ayak nga pala si Juan. Sige na. Wala akong pakiram sa pangalan mo. Uwi na ako. Madilim na. Grabe. Pakasoplado naman ang ibon na to. Uy, sige, maraming salamat ha. Na agad namang kinain ni Juan ang prutas na sinawsaw pa nito sa dalang asin. At nang maubos, ay naglakad na ito papauwi. Saka itinapon ang natirang asin. Ah, sarap. Nabusog ako dun ha. Ang dami naman itong sobrang asin pinadala sa akin ni nanay. Nang nasa bukana na siya ng baryo, ay may nakita itong matanda na nakaharang sa may daanan. Kaya nilapitan niya ito at nagmagandang gabi. Nang, Manang, magandang gabi po, makikiraan po. Nang malapit na ito, ay bigla itong natigilan nang makita ang mukha ng matanda. Napulang-pula ang mga mata at naglalaway. Kaya napasabi ito ng, No! Adik! Adik! Nagwika naman ng matanda ng, Aba! Uwas! Aswang ako! Aswang! Na, aswang po ba kayo? Akala ko, adik, pasensya na po. Sige ho! Ika ni Juan na sabay takbo na nagulat ang tatlong duwende at nagising nang marinig ang tinig ni Juan na humihingi ng tulong. Nakita nila na hinahabol ito ng isang aswang. Kung kaya, mabilis nila itong pinuntahan. Sa kakatakbo ni Juan ay nadapa ito, kaya nagawa itong maabutan at napawika si Juan. Uy, lola, wag po, wag po, bata pa po ako, wag niyo po akong pagsamantalahan. Sa iba na lang ho, pakiusap. Eh, away alimuhong katanda. Uwas, anong pagsasamantalahan? Kakainin kita. Ha? Ganun po ba? Wag po, hindi po talaga ako pumapatol sa matrona. Parang awan nyo na. Si Mamberto po, baka pwede siya. Irereto ko po yun. Sigaw ng binata na nakapikit. Nang biglang, may bumato sa ulo ng matandang aswang. Dahilan, para mapalingon ito. Hoy, anong ginagawa mo sa bata, ha? Nakita ito ng tatlong lalaki na sina Tito, Pig at Joey na may dalang sulo at itak.
narinig pala nila ang sigaw ni Juan. Kaya mabilis na tumakas ang aswang nang makitang papunta na ang tatlong lalaki sa kanila. Nang maabutan nila si Juan, ay kinamusta nila ito kung ayos lang ba ang bata. At sinabi naman ni Juan, Ayos lamang po ako. Maraming salamat po, Mang Vic, Tito, and Joey. Walang ano man yun. Walang yung alangke yun. Pati bata, munti pang mabiktima. Buwang gipit na talagang makabuking, no, Tito? Naku, oo nga. Ha? Ano po? Tanong ni Juan sa tatlo. Yung aswang sa gubat, si Alan Kayon. Short for kaduhang. Ha? Lalaki po yung aswang kanina? Akala ko pa babae. Kasi mahaba yung buhok eh. Naku, naku, wig lang yun. Naku, yung back lang yun talaga, oh. Walang awa. Mabutit narinig ka namin. May pagka manananggal din yun eh. Ha? Ano po? Manananggal din po siya? Bakit po hindi po talang katawan? Hindi. Aswang lang yun. Pero minsan, nagiging manananggal. Manananggal ng lakas. halika na. Atid ka na namin. Baka balikan ka pa nun eh. Sa bahay, ay lubos naman nag-aalala si Aling Rosana sa kanyang anak. Ay naku Juan! Anong nangyari sa'yo? Buti at ligtas ka! Salamat nga pala paring Tito Big Joey sa pagligtas sa anak ko ha? Wala yun. Sige o, aalis na kami ng mapag-ronda na. Ay naku Juan! Bakit pa kasi ginagabi ka? Asan naman yung mga alibango? Ika ng nanay nito. Ha? Nay, may nakita kasi akong puno ng bayabas kanina. Doon sa may daan. Inantay kong mahulog yung bunga eh. Kaya, ayun, nakatulugan ko. Ay, naku, talagang bata ka. Bakit hindi mo nalang inakyat? Nay, nakakatamad po kasi. Asan na ngayon yung mga alimangong pinakuha ko sa'yo? Nay, pinauna ko na po yun dito kanina pa. Asan na kaya yung mga yun? Ay, naku, lagot sa akin talaga yung mga yung pag nakita ko. Nang biglang, may kumakaluskos sa kanilang kusina. Kaya tiningnan nila ito. Nagulat naman si Aling Rosana nang may isa-isang pumapasok na mga alimango sa kanilang pintuan. Eto na pala sila, Nay. Bakit ngayon lang kayo, ha? Pinagalitan tuloy ako ni Nanay dahil sa inyo, ha? Ano? Nanood pa kayo ng liga ng mga talangka sa ilog? Naku, nagpapalusot ka pa, ha? Hala, sige. Dito kayo ngayon lumusot sa kaldero at nang mailuto ko na kayo. Nang biglang hinimatay si Aling Rosana sa kanyang nasaksihan. Nay! Doon kayo sa kwarto, wag dito. Gaya-gaya din kayo, eh, no? Sana nagpasabi kayo para naglatag muna kayo. Hi guys! Ang kwentong inyo pong napakinggan ay isang version lamang at huwag po nating tularan. At kung inyo pong nagustuhan ang ating itinampok na kwento, ay huwag kalilimutang kumain sa umaga dahil omega-3 can fight bad cholesterol at ugaliing maghugas ng kamay na ang gatas ng ina ay mabuti hanggang 3 gulang with beta-carotene with vitamins and minerals because the earth revolves around the sun and there's always a sun after the rain that goes away na may 5-meter social distancing. Hanggang sa muli po. Marami pong salamat at nagpapasalamat po pong muli. Stay safe everyone and stay awesome. Peace! Susunod, Enteng ng Summer, ang manggagamot na anak araw, ang 13th kabanata.